Ile po mga kababayan, Sir BG po tayo. Ngayong apo na to, gusto ko lang i-announce sa inyo ang breaking news tungkol sa pag-announce formally ni dating senador. And ngayon, running for president na po siya, Bongbong Marcos. Officially, in-announce niya po sa ngayon yung kanyang intention to run for president. Yan. Dito nga po, mga kababayan, yan, Philippine Daily Inquirer, sabi rito sa breaking news nila, Bongbong Marcos announces bid to join presidential race in 2022. May speech pa siya dyan. Gusto ko sana iparinig sa inyo. Kaya lang na-mention niya yung tungkol sa bid ko. Siyempre, itong pandemonium po, mga kababayan, yun ang napakalaking problema ng ating bansa at ng buong mundo. Hindi niya ma-mention yon. Kaya gusto ko sana pong i-play sa inyo. Baka lang ma-restrict, wag na lang. Basahin ko na lang po sa inyo yung official statement niya. Sabi niya, mga kababayan, I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 national elections. I will bring the form of unifying leadership back to our country. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon sa hagupit ng pandemonium. At babangon tayo mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Sama-sama tayong babangon muli. Former Senator Bongbong Marcos on running for president in 2022. So that is, you know, mga kababayan, 7 months from now. So ito ang medyo maganda sa mga Marcoses. Wala yung mga deception, mga pakimikimi, atrasamante, etc. Pag hindi pa kailangang isabi, hindi na muna sinasabi. Di ba? Kaysa naman po yung ibang tao dyan, minsan ng strategy. Di ba? Yung magsinungaling kang magsinungaling, deceiving people, yun bang taong tawag dito, walang isang salita? At tingnan niya po siya, hindi naman sa pagkuhan sa kanya. Ano sa pag-umaw? Ano ba yun? yan sa Tagalog yun? Di naman sa pag-pipray sa kanya, English na lang natin. Pag-umaw kasi yun sa amin dito sa Bicol. Pupuri pala. Di naman sa pagpupuri sa kanya, yun ang pagkakaiba nito sa mga Duterte. Hindi malaro sa politika, yun bang paiba-iba ng mga sinasabi. Ba't hindi mo nalang sabihin, tatakbo ako? O kung hindi mo pa pwedeng sabihin, sasabihin mo sa tao, huwag na muna, hindi pa panahon. But definitely I'll be running. Yung posisyon, kung ano yon, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo ngayon. Alam na ninyo kung ano yung, kung bakit may tamang panahon para sa declaration. Hindi yung pa-file ng mayor, pa-file ng vice president, pa-file tapos aatras. Alam po ninyo, yung double talk o double tongue, in the word of God, hindi pwede yung ganun. Diba? You cannot rely on people na unstable yung pag-iisip. Unstable, you cannot. Can you trust a man na walang isang salita? Ito si BBM, sabi ko sa inyo, hindi sa pagpupuri. Sabi niya, tatakbo ako, pero hindi niya sinabi muna kung anong posisyon. Definitely niya tatakbo ako. I will announce it on the right time kung anong posisyon. Kung itatanong niyo sa akin,
kung ready ako sa pagkapangulo, of course, ready ako. But right now, hindi ko pa masasabi kung ano yung posisyon na tatakbuhan natin. I will just announce it to you. And it is now, today, the right time for him to announce that he is running for president. So may isang salita po. Hindi yung palaging naglalaro. Can you trust a person na paiba-iba yung statement po? Kung hindi mo siya mapagkakatiwalaan sa kanyang salita, how much more, mga kababayan, pagtiwalaan mo sa ibibigay nating napaka-sensitibong posisyon, the top position in government. Pagkapangulo, you see, so parang pinaglalaruan na lang yung opisina. As I was telling you last, kanina lang, anong sabi? Di pa nga matagal, 2 days pa lang siguro yun. So, riritiro na niya ako. I am announcing my retirement. Then afterwards, yung tao niya, pwede niya niyang bawiin yung ano, magbago yung... Yung isa, nag-file na, mga kababayan, for mayor. Tapos, sabi ng ano, mga supporters, he can run niya, and the party, and the president himself told us, Inday is running for president. Patakbuhin na lang po ninyo. Diba? Tumakbo ang gustong tumakbo. And this time, makita natin kung sino yung mananalo. Diba? Yung election naman eh, paramihan, mga kababayan, ng boto. In this election, yung chances, this is my own analysis lang po. Ano? Because itong mga dilawan, mga kababayan, naging dilawan sila because they are the forces against the Marcoses. So, all these forces, mga kababayan, lahat sila dilawan. Kaya na ipinanganak yung dilawan because they are of opposed to the Marcoses, especially during the time of BBM's father, si Apo Lakay. So ano niya, Mr. Marabillas, ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, you, 5 candidates for, ngayon po with the announcement of BBM, 5 po sila, 5. 6 po sila lahat. So BBM and the rest of the presidential candidates. All these presidential candidates opposed to BBM are considered mga dilawan po sila. So, kung sila lahat mga dilawan, 5 yung maghati-hati, di ba? Yung boto ng mga dilawan po, the original dilawan in mutations, alam na ninyo yung ibig kong sabihin doon kung sino yung mutation. The PDP laban, nag-mutate pa. Another mutation. Una yung mutation, yung kay Coco, si Manny Pacquiao yung kandidato for president. Yung another mutation kasi... Ang original man talagang PDP, si Coco. O diba? Ginamit lang ng Duterte yung partido. Alam natin yung history niya. Now, nag-split. So, another mutation po sila. Sabi kanina, will endorse Inday. So, sa PDP laban pa lang and coalition nila, 2 na ang dilawan, mga kababayan, 1 original and 1 mutation. The rest of those presidential candidates,
Sino pa? Of course, si Lomi. Tumakbo. Si Ping. Another interested. If you count them, anim sila. Limang dilawan na mag-ati-hati ng boto ng mga dilawan against the solid supporters of the Marcos clan, the Marcos family. And you have to understand na karamihan sa mga bumoto kay President Digong in 2016, disgusted sila sa mga original dilawan. Di ba? Kaya nga ang tawag nila, dilawan, they're accusing their own color. The original mutation, the original. pero nag-akusa ng mga dilawan, dilawan pa rin. So, ito ngayon because of this declaration of BBM to run for president. Therefore, the DDS will be divided. Yung 16 million, kung halimbawa, ito simple, matiks-matiks na lang po. Kung sa 16 million, di may mga dilawan doon at mga Marcos loyalists, so i-divide natin. The other half will support Inday, then the other half will go for BBM. Adi, wow. The other half, mga kababayan, will be divided by five. Nagatian nila yon. E, siyempre, may iba pang mga dumagdag din yung mga botante. May registration eh. Lumipas yung mga ilang taon. 6 years. Di ba? May mga bagong botante. Di hati-hati, di man yun masusolid nila. Di ba? Baka nga, mas marami pa dun, mga new voters, registered voters, will go for BBM. So makikita ninyo ang malaking tsansa, mga kababayan, ni BBM to to win this election. That's the reason why yung mga survey po, dilawan yung Pulse Asia, dilawan. Kaya laging number to doon si BBM. Yung tawag dito, social bad weather, dilawan yun. All controlled by the dilawan. And in their survey, hindi malayo yung approval. Yung kwan nga, labas, di ba? Lately, 20% approval ratings ni Inday Sara. While BBM got, ilan yun? 15%. You see? So, laking chance at malayo, 7 months away from the election. Ngayon, yung mga sunod na survey, hindi na nila sinama yung pangalan niya. Pangalan ni BBM. Kasi, pag sinama nila, BBM will rise as top one among the contender, mga kababayan, for the top position. Yung an kwan po, tawag dito. That is, you know, the it is a nightmare. A nightmare on the part of the Dilawan original and Dilawan mutation. Ah, di ba? Ngayon po pala, hindi ko pa nabanggit sa inyo, wala pa rito yata. Hoy, BBM, sino ba yung napipili mo, napipisil mo na maging katande mo? So, possibly, we will wait, baka bukas o mamayang i-announce na rin ni BBM kung sino yung, sa akin, hindi man yun importante kung sino yung katande mo. Diba? Pero kung mayroon siyang katandem,
Makakatulong din yon, siyempre haakot din yon, lalo na kung popular at kilala na rin and well experienced. I just hope na well experienced din sa politics, sa public administration, at may actual na track records na masasabi natin, hindi matatawarang track records. Kasi enough, mga kababayan, of electing leaders based on, you know, mileage sa media, yung celebrity, ano, dahil popular, kasi sports, ano, celebrity. Pag tinignan mo naman yung kanyang track records experience, kaya itong ating bansa po, hindi makabangon. Kaya sabi, tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon sa kupit nitong ano. Babangon muli sa pagkalugmok ng ating ekonomiya. Nilugmok. Sabi ko sa inyo, time to ano. Yung pag-isipan nating mabuti ang magiging desisyon natin in the coming days. Napaka-importante na gawin natin yun. Ngayon, kung kumbinsido kayo na kailangan nating baguhin ito, na kahindik-hindik na kinasadlakan, mga kababayan, ng ating bansa, then go for other names. Bahala na kayo. Go for other names. Pero kung talagang kumbinsido kayo na ito na niya, mahal na mahal namin ang kandado, mahal namin ang tuklaw, walang alternative na ino-offer, okay na kami. Go for that. Diba? Pero kung masyado na kayong pagod sa ganitong uri ng politika in leadership, I think makakabuti na pipili tayo ng bagong leader natin dito sa ating bansa. We'll continue those projects na maganda, and we'll change the course of doon sa mga nakikita nating lalo na itong responsa pandemonyo. Natutuwa ako kasi, mga kababayan, while ito ulitin ko na lang sa inyo, while BBM is, you know, also recommending to cloud, to people, but he's not for mandatory. He's giving us choice. He's not only for to cloud, he's for other remedies, especially, mga kababayan, yung gamot. So tama yung nasa isip niya po. Ito sakit, gamot ang kailangan natin. And he's recommending, mga kababayan, even yung ano, mga halamang gamot, if they are effective, and yung alam na ninyo, hindi ko mabanggit dito, proven, tested, but it is being, you know, restricted because of the vested interest of the kabalot po. How to, you know, collapse the, you know. But BBM is for economic recovery. The response of this, you know, government proven to be a failure, mga kababayan. Makikita ninyo sa, but they wanted to continue. We cannot afford it, mga kababayan. Kaya ating awitin, may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong ganap, sa bagong lipunan,
Magbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal. Yan, bigo sa inyo. Bago po na. So, that's it mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa Marvelous DTV. Pakisubscribe naman po ninyo. Nagsisimula pa lang po siya. And natutuwa ako. It surpassed 1,000 subscribers. And yung kulang pa, yung tawag dito, yung number of hours, nasa 2,000 plus pa lang, 2,200 hours yung naipon na number of hours na napanood. Pero I think, ilan na ba yung, marami na rin yung mga viewers, combined viewers sa mga videos po natin ginawa. And yung isang video ko the other day, nag 8,000 na rin po. Ayos. Ako po si Dante. Maraming maraming salamat po. Bye-bye mga kababayan.